masyado akong naging materialistic, biligyaan ng kung ano-ano, binibito. Ngayon ko lang naiisip na kung hindi ako naging waldas noon, ano, baka ngayon, nabuo ko na yung aking first million, yung aking isang million. Ayan, pero dahil naging open ako sa mga bagay-bagay noon, parang masyado akong, ano, yung hindi masyadong mahalaga ang piso ba? Kung naiipon yung mga bili ng mga kung mga wala lang namang mga kuntang bagay, sana siguro, ano, ayun na nga, siguro yung meron na akong naiipon na ano ngayon na isang million. O, oh, diba? Nakakapanghinayang. Pero, sabi ko nga, sabi nga nila, it's not too late, walang late. Sa bagay na yan, pwede mo pa rin simulan kahit late na. Pwede mo pa rin subukan kahit sa tingin mo ay noon mo pa sana, noon mo pa sana sinimulan. Ngayon, sa ngayon po, mga kaibigan, ay, ngayong taon, sinusubukan ko yung, yun nga yung minimalist lifestyle, minimal living, yung simple living, yung mamuhay lang na naayon sa kinikita, yan, pagka kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, dapat huwag kang lalampas doon. Dapat, pagka yung 10,000 at naging 11,000 na yung expenses mo, ibig sabihin lumalampas ka na sa kinikita mo. Wala ka nang maiipon at magkanda utang-utang ka pa. O, diba? So, ngayong taon at sa susunod pang mga araw, ako po ay siguro ay mag-iipon yung pamumuhay ng pamumuhay ko at maybe isasali ko na rin yung buong pamilya ko kasi sinusubukan ko rin silang i-ano yung minimal ba, yung minimal na gamit kung ano lang yung mga pinakamahalagang kailangan para makasurvive sa isang araw. Ganun, mga ganong bagay lang ba. So ayun, maraming salamat po sa lahat po ng subscribers, sa lahat po ng viewers, and maraming salamat po sa lahat po ng channel member na Ate Loida. Thank you so much. Mga lalams, mga friends, mga darling, mga sweetheart, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta and for joining my pag-join nyo po sa channel members ni Ate Loida. Thank you so much po. God bless you. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. For today's vlog po ay ibabahagi ko po sa inyo. Isishare ko po sa inyo ang aking munting kwarto, ang aking napakasimpleng kwarto. Walang mga mamahaling gamit or wala pong kung ano man. Ito lang po ay isang simpleng higaan. Manipis na higaan at isang, ayan. Meron po doon isang lumang upuan at yung isang lagayan ng damit. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ngayong taong ito, mga kaibigan, marami po akong natutunan. Super dami kong natutunan sa buhay. Hindi lang ngayong taon, medyo na nga nakakaraan. Iniisip ko bakit parang lagi akong pagod, lagi ang daming mga gawain, hindi natatapos ang gawain, gawain sa bahay, gawain sa ano, kabuhayan. Sobrang dami nakakapagod. Sabi ko, sobrang parang hindi ko alam anong mga gamit-gamit. Bakit ang daming nilinis. So hanggang sa pag nag-i-scroll ako sa YouTube nang may napadpad ako sa isang YouTube channel na ano na about minimalism, simple living, ganyan, about frugal living, about pagtitipid, mga ganung content niya. Sabi ko, bakit napakaganda ng itong ma-adapt ko kasi una-una pag konti ang gamit, kaunti lang ang nilinisin, mas marami kang oras para sa sarili mo, mas maraming oras para sa mas mahalagang bagay sa buhay natin, gaya ng banding sa family, banding kay anak, banding kay asawa, mas may time sa ating kabuhayan o sa hanap buhay, mga ganun ba. And then, mas makakapag-save, makakaipon din tayo kasi hindi tayo bili ng mga kung ano-anong gamit. So ayun, sabi ko, siguro kung hindi ako naging masyadong naging palabili ng mga bagay-bagay na hindi naman masyadong mahalaga nung mga nakakaraan, nung sabihin na natin nung mas maluwag at mas malaki ang kita. Ayun. Kasi konting share ko lang sa inyo mga kaibigan, ako ay isang OFW naging katulong din ako sa ibang bansa mga kaibigan. Galing ako sa Singapore, 2 taon ako doon, tsaka sa Malaysia, 3 taon ako. So, 5 taon akong nawala. 5 taon akong nagtrabaho katulong sa ibang bansa. So, yung panahon yung syempre may sahod, bili dito, bili doon, padala dito, padala doon. Tapos nung umuwi na ako, dahil parang ang dami kong namiss sa buhay ng anak ko kasi maliit pa lang siya noon.
Sabi ko, ayoko nang bumalik. Gusto ko dito na lang. So, dahil may konting ipon naman ako, nagtindahan na lang ako ng konting malik, sari-sari. So, ayun. Ayun na nga. Back na tayo sa topic. Ayun, ayun. Yung sari-sari, nakaka-ipon naman kay konti. Nakaka-raos din naman mga kaibigan. Yun nga lang, syempre, dahil siguro masyado akong naging materialistic, binidyaan ng kung ano-ano, binidito. Ngayon ko lang naiisip na kung hindi ako naging waldas noon, ano, baka ngayon, nabuo ko na yung aking first million, yung aking isang million. Ayun, pero dahil naging open ako sa mga bagay-bagay noon, parang masyado akong, ano, yung hindi masyadong mahalaga ang piso ba? Kung naiipon yung mga bili ng mga, kung mga wala lang namang mga kuntang bagay, sana siguro, ano, ayun na nga, siguro yung meron na akong naiipon na ano ngayon na isang million. O, oh, diba? Nakakapanghinayang. Pero, sabi ko nga, sabi nga nila, it's not too late. Walang late. Sa bagay na yan, pwede mo pa rin simulan kahit late na. Pwede mo pa rin subukan kahit sa tingin mo ay noon mo pa sana sinimulan. Ngayon, sa ngayon po, mga kaibigan, ay ngayong taon, sinusubukan ko yung yun nga yung minimalist lifestyle, minimal living, yung simple living, yung mamuhay lang na naayon sa kinikita. Ayan, pagka kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, dapat huwag kang lalampas doon. Dapat, pagka yung 10,000 at naging 11,000 na yung expenses mo, ibig sabihin lumalampas ka na sa kinikita mo. Wala ka nang maiipon at magkanda utang-utang ka pa. O, diba? So, ngayong taon at sa susunod pang mga araw, ako po ay siguro ay pamumuhay ng pamumuhay ko at maybe isasali ko na rin yung buong pamilya ko kasi sinusubukan ko rin silang yung minimal na gamit kung ano lang yung mga pinakamahalagang kailangan para makasurvive sa isang araw. Ganun, mga ganong bagay lang ba? So, ayan. Thank you so much po. Ayan lang po muna ang aking maibahagi today. Thank you for visiting. Thank you po sa pag-suporta palagi. Na nandyan po kayong lahat palagi. Maraming salamat po. At sana po tulungan niyo po akong mag-grow ang aking channel. Ayan, please like. Comment na rin po kayo tungkol sa kung ano yung masasabi niyo tungkol sa vlog na ito. At ganun na rin na please subscribe na rin. Malaking tulong po yan para sa pag-grow ng channel ni Alipinida. Please po. And thank you so much po for watching. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. Mag-iingat po tayong lahat. And see you on my next video. Bye-bye po. Isingit ko lang po pala. Ihabol ko rin po pala na maraming salamat po sa lahat po ng subscribers, sa lahat po ng viewers. And maraming salamat po sa lahat po ng channel member na Ate Lloyda. Thank you so much. Mga lalams, mga friends, mga darling, mga sweetheart, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta and for joining my pag-join niyo po sa channel members ni Ate Lloyda. Thank you so much po. God bless po sa inyo lahat muli. Love you all. Bye-bye and see you on my next video.